أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته at magandang gabi po sa mga kababayan nating taga-subaybay ng ating pagpapaliwanag patungkol po sa At-Tauhid Al-Muyassar. Ngayon po ay ikalimang seri at ang ating pag-uusapan naman ay patungkol sa ang tamang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Sapagkat marami po sa mga kababayan natin na nagsasabi ng La Ilaha Illallah, ngunit may ilan sa mga sa kanila na hindi alam, hindi batid kung ano ang tamang kahulugan nito. Alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang topic natin dahil aalamin natin ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. So, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tao na namatay at alam niya ang kahulugan ng La Ilaha Illallah, no? Walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, ay makakapasok siya sa paraiso. So kaya pag-aralan po natin ano ba ang meaning ng La Ilaha Illallah. So ang La Ilaha Illallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga nagsasabi na kumbaga ang sinasabi nila na ang una ay La Ma'buda Illallah. So yun po ay mali. Batil po yun. Sapagkat kung ang sasabihin natin na la ma'buda illallah, walang sinasamba maliban kay Allah, nagkakamali po tayo. Sapagkat may mga Kristiyano na sumasamba sa ibang Diyos. May mga Hudyo at mga Hindus, Buddhism ay sumasamba rin sa ibang Panginoon. So kung kaya't yun ay mali, hindi po tama yun. No? Napakahulugan. Ang ikalawa na sinasabi nila na la khalika illallah. Sabi nila, wala daw tagapaglikha maliban kay Allahu subhanahu wa ta'ala. So ito po ay kasama yun, no? Kasama sa mga meaning, ngunit hindi po yun ang pakahulugan nun. Okay? Kung yun ang pakahulugan nun, so hindi na mangyari ang pagkakasalungatan ng mga sugo ng mga propeta sa kanilang mga taom ang sa kanilang mga nasasakupan nung panahon ng mga propeta. Okay, sila po ay nagkasalungatan, ano? Dahil po dito sa meaning na ito. Kung kaya't hindi po yun. Ang ikatlo na pakahulugan nila tungkol sa La Ilaha Illallah ay sinasabi nila na La Hakimiyata Illallah. Ibig sabihin, wala daw tagapamahala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito rin ay bahagi din po ito ng mga meaning niya. Ngunit hindi po ito sapat, ano? Na big, napakahulugan. Sapagkat kung kumbaga ay si Allahu Ta'ala, kung yun lang ang ibigay natin na meaning, so hindi pa sapat yun. No? Hindi natin nakuha yung kaganapan ng tinatawag na tauhid. So ano pala ang meaning ng La Ilaha Illallah? Okay? Sinabi ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Imran, Ali Imran, al-ayah 18 na sinabi niya, Shahidallahu annahu la ilaha illa hu. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mga kapatid sa pananampalataya, mismo ang ating tagapaglikha na si Allahu subhanahu wa ta'ala ay sinaksihan niya sa kanyang sarili na katotohanan wala ng ibang Diyos, no? Na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Siya at ang mga wal malaika at ang mga anghel ay sumaksi rin sila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Okay? At ang mga ulama, oh, ang mga ulama ang may kaalaman, okay, ay kasama rin sila sa nagpapatunay na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah
La ilaha illa huwal azizul hakim. Walang ibang Diyos maliban na lamang na si Allah ang tigib ng karunungan at ang sukdul sa kapangyarihan. Sukdulan ng kapangyarihan. Ang meaning po ng la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqin illallah. Okay, ulitin ko. La ma'buda bihaqin illallah. Walang tunay, walang karapat-dapat na sambahin maliban na lamang kay Allah. Take note, karapat-dapat po. Maraming sinasamba, ngunit hindi sila karapat-dapat. Mayroong karapat-dapat. Yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng ating dakilang tagapaglikha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Surat al-Muhammad al-ayat 19, sabi niya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Okay, dapat maalaman o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan wala lang ibang Diyos na marapat o pag-ukulan ng pagsamba maliban na lamang sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang la ilaha illallah ay meron siyang arkan. Okay? Meron siyang haligi, dalawa po. Ang una-unang haligi nito na dapat malaman ng tao ay yung tinatawag na nafi. Nafi. Ibig sabihin, ito yung pagtanggi. Doon sa la ilaha illallah, doon sa la ilaha ay wala nang ibang Diyos. Itatanggi mo yung lahat ng mga sinasamba. Yun ang tinatawag na nafi. Ang pagtanggi. Okay? Illallah. At ang ikalawa ay yung tinatawag na isbat. Ito po yung patunayan mo ay an tusbit al-ibadata lillahi wahdahu la sharika la. Ibig sabihin, ang patunayan mo na ang nagmamay-ari ng pagsamba ay si kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at wala siyang katambal dito. So, ang ibig sabihin ng nafi ay yung pagtanggi sa lahat ng mga sinasamba dun Allah. So, yun po, dalawa. Nafi at saka ithbat. So, ano ang dalil? Bigyan ko kayo ng dalil. Ano? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. At sinuman, okay, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Ang sinuman ang itanggi niya. Okay? Ang mga tagut. Ano yung mga tagut na ito? Ang mga idolo. Ang mga diyos-diyosan. Ang mga imahen. Si Jesus Christ. Si Maria. Propeta. O ano pa man dyan na sinasamba na nakilala natin. Okay? Yun ay mga tagut, ano? Hindi karapat dapat sambahin. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Sino man ang itanggi niya ang mga tagot na ito. Ito yung nafi. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Yun ang isbat. Okay? At sasampalataya siya kay Allah. Okay? فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأُثْقَى. Katotohanan siya ay nakahawak o nagtangan ng pinakamatibay na hawakan. Okay? Suratul Baqarah po yun. Ikalawa, sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi inni bara'um mimma ta'budun. At nang si Ibrahim alayhi salatu wasalam ay sinabi niya sa kanyang tatay na at sa kanyang mga qawm, sa kanyang mga nasasakupan, sabi niya, katotohanan ako ay inosente. Ako ay inosente sa mga sinasamba ninyo. Yun ang nafi. Itinanggi ni Abraham yung sinasamba ng kanyang ama si Hajar, si Azar at ang mga kaum niya, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga nasasakupan. At ano, nasaan doon ang isbat? Okay? Illa alladhi fatarani, maliban sa lumikha sa akin. Sino yung lumikha sa kanya? Sino yung lumikha sa atin? Sino yung lumikha sa langit at lupa? Siya si Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin. Okay? So, si Allahu subhanahu wa ta'ala ang karapat-dapat sambahin at wala ng iba. So, kailan po pakikinabangan
Okay? Ng isang tao ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Una, kapag kaalam niya ang meaning nito. Kapag kaalam niya ang meaning nito. Ang ikalawa, kapag kaalam niya ang pakahulugan nito. Kapag kaalam niya ang ibig sabihin, iiwanan niya ang lahat ng mga pagsamba na malibang kay Allah. Okay? At sasamba lamang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang pakikinabangan ng tao, ang meaning ng la ilaha illallah, una-una, kapag kaalam niya ang meaning niya at ang paano gawin ito, ibig sabihin ay iiwanan niya ang mga sinasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at sasamba lamang siya sa nag-iisang Diyos na lumikha. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah sa susunod ay pag-aaralan naman natin yung shurutul la ilaha illallah. Hanggang dito lamang po at please po paki-share po itong ating video inshallah para po sa mga iba pang gustong matuto tungkol sa tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.